tinitingnan kasi sa ano eh, sa Senado. Tinanin yung nangyari sa India ngayon. Ayan. Opo. Opo. Kaya kasama sa prayer list namin ng India at humahanap kami ng paraan kung paano makakatulong. Ano? Isa sa mga naisip namin, meron po tayong tinatawag na Nazarene Compassionate Ministries kung saan pwede tayong magpadala ng pera. At meron po tayong mga Nazarene churches sa India na sila mismo ang kumbaga, para sigurado pong makakarating at hindi tayo ma-scam, no? Yes. So, yeah. Kung gusto niyo pong pumunta sa nazarene.org, meron po nun. Okay. Oh, sige, Pastor. Pastor, paki, ano, share mo sa akin yung link. And then, nang ano na tayo, eh, makapag, ano din natin, mga ibang kasamahan din natin dito na makatulong din sila. Yan. Iniisip nga rin po namin na mag-conduct ng community pantry sa Pilipinas kung saan pwede tayong tumulong at makipagtulungan sa iba't ibang simbahan. Not necessarily Nazarene, but kundi mga kapwa Kristiyano nating simbahan at kahit papaano, kahit wala tayo doon, eh makatulong tayo sa kanila. Yes, tama yan. Tama. Paparamdam natin na mahal sila ng Diyos. Amen. Amen. Oh. Amen. Lalo sa panahon ngayon, eh, kinakailangan natin talaga magtulungan. Kahit ano pa man lahi ito o hindi natin kababayan. Eh talagang ito ay mga ano pa rin ng mga Diyos, ng paating Panginoon to, no. Opo. Anak pa rin ng Diyos to. Sabi po sa Biblia sa darating daw po ang panahon na every tongue will confess and every knee shall bow. Amen. No. At iko-confess nila na ang Panginoong Jesucristo ay ang Panginoon sa buong mundo. So regardless of color of skin or accent or dialect or language, tao po, basta po tao, kailangan nating tulungan. Amen. Sabi nga, lalaki, babae, tomboy, bakla, may ngipin o wala. Mm. Kailangan tulungan natin at mahalin. Diba? Likha pa rin ng Panginoon yan. Kaya, amen. Isa lang ang pinanggalingan natin. Ano pa rin tayo ng Diyos. Alright. Mm-hmm. Alright, take it away, Pastor. Nasa iyo na mikropono. Nako, napakaganda ng ating pag-uusapan ngayong gabi. Nais ko pong i-share sa inyo kasi usong-uso po ngayon yung tinatawag na wisdom. Ano po? At maraming tao ang nag-share ng kanilang mga wisdom. So sa gabing po ito, nais ko po sanang i-share sa inyo ang tinatawag na 7 words of wisdom. Pero since Mother's Day, parating na. Hayaan niyo pong mauna na akong bumati na Happy Mother's Day sa lahat po ng mga ina, lalong-lalo na sa aking asawa, sa aking biyanan na babae, sa aking misis, sa aking ina na napakaganda at adik na adik sa iRadio. Araw-araw nakikinig diyan ano, sa aking kapatid at sa lahat ng ina, Happy Mother's Day po. So gusto po natin sanang i-share yung tinatawag na 7 words of wisdom for parents. At ito ay hinango lahat sa salita ng Diyos. Marami po kasi nagsishare ngayon ng words of wisdom. Pero alam niyo po, ang source ng napakagandang karunungan ay manggagaling talaga sa salita ng Diyos. So, naalala ko lang po na isinulat ni Pablo para sa mga taga-Efeso o mga Ephesians. Ang sabi niya, fathers or particularly na sa lahat ng parents, sabi niya, do not provoke your children to anger. No, huwag niyong gatungan yung inyong mga anak sa galit. But raise them up in the discipline and instruction of the Lord. No, bagkus ay palakihin sila sa disiplina at sa pagtuturo kung sino ang Panginoon sa buhay nila. Napakaganda po ng bilin ni Pablo. No? Siyempre, ang nag-dictate niyan ay ang Holy Spirit para kay Pablo. Una-una po, ang unang-unang words of wisdom na nais kong i-share sa inyo, ay number one, don't foil them by spoiling them. Ano pong ibig sabihin? Sabi po sa Proverbs 22, verse 6, train a child in the way that he should go, and when he is old, he will not turn from it. Ang ibig pong sabihin, wag po natin na gawing spoiled brat ang ating mga anak. Ika nga, sabi nga po, ang mga anak natin, pwede tayong maglikha ng isang anghel na parang anghel o pwede tayong maglikha ng someday magiging monster. Depende po sa ating training na gagawin sa ating anak. At hindi po tayo magkakamali kung gagamitin natin ang salita ng Diyos. Pangalawang words of wisdom, Brother Ramon at Sister Karim, the spiritual put
in the shade, the physical. Ano pong ibig sabihin ito? Alam niyo po, sabi po sa Biblia, how much better is to require wisdom than gold. Mas importante daw po na mag-acquire ka ng karunungan kaysa sa kayamanan ng mundo na to. To acquire understanding is more desirable than silver. No? Kumbaga, yung meron kang pangunawa sa lahat ng bagay kaysa magkaroon ka ng mga pilak. Sabi rin sa 31:30, charm is deceitful and beauty is fleeting. No? Nawawala. Pag tayo tumanda, maaring kumupas ang ating itsura. But a woman, ngunit ang babae na may takot sa Diyos ay karapat dapat na puriin. No? A woman who fears the Lord will be praised. Yan, kagaya po ng katabi nyo ngayon, Brother Ramon, eh, yan eh, isang woman of God. Kumbaga po, sabi rin sa bilin no, ni Pablo kay Timothy, for physical exercise has some value, but godliness is valuable in every way. It holds promise for the present life and for the life to come. Totoo po yun. Alam niyo po, importante po ang physical exercise at talagang may value to. No? Pero huwag po natin kalimutan na ang spiritual exercise is valuable in every way. Huwag po natin kalimutan na hindi po tayo katawan na may kaluluwa at may espiritu. Tayo po ay espiritu na may katawan. So kung pagpapahalagan po natin ang physical exercise, pagpunta sa gym, pagpapaganda ng katawan, paglalagay ng abs, kagaya ni Brother Ramon, eh maganda po yan. Talaga pong kumbaga, pag-aalaga sa templo ng katawan ng Diyos. Pero wag po natin kalilimutan, ang mas importante, yung ating spiritual exercise. Nandyan po ang pagbabasa ng Biblia, pananalangin, paglago ng inyong relasyon sa Panginoon. At higit sa lahat, ipakita no, ang inyong pagmamahal sa Panginoon at sa kapwa mo. Number three, no, ikatlong words of wisdom para sa mga magulang. Opo, kayo po ang kinakausap namin ngayon, mga magulang. Number three, regarding your children, you can discipline them or destroy them. Nasa sa ating po mga kamay kung didisiplinahin natin sila o masisira natin ang kanilang buhay. Sabi nga po sa Proverbs, no, nasulat po doon that the one who spares his rod hates his child. But the one who loves his child is diligent in disciplining him. Hindi ko po sinasabi dito na kulpihin po ninyo yung anak niyo at paluin ng yantok. Kailan hindi po ginawa ng Panginoon yan. Ang ibig sabihin po dito ay magkaroon po ng paggalang at takot ang mga bata sa kanilang magulang dahil sila ay alam nila sila'y didisiplinahin. No, kapag ka po in-spare po natin yung rod sa bata, kumbaga, mahirap na pong, sabi nga, mahirap baliin ang sungay ng isang matured na kalabaw. Nasabi rin po sa Proverbs na, discipline your child for there is hope. Meron pong pag-asa kapag dinisiplina natin ang ating mga anak. But do not set your heart on causing his death. Mm-hmm. Folly is bound up in the heart of a child. Natural na meron pong medyo kapilyuhan ng puso ng bata. But the rod of discipline will drive it far from him. Ngayon po, konting paggalit lamang ang gawin sa mga kabataan ngayon. Tatawag na ng 911 at sinasabi nilang alam nila ang rights nila. At dapat naman po talaga ang protektahan ang karapatan ng mga bata. Pero ang sinasabi pong discipline dito ay not just to inflict pain, but to inflict discipline. Hindi po sinasabing saktan nyo dito hanggang sa dumugo. Or importante po kasi kung tayo magdidisiplina, hindi po tayo nagmumula sa galit. Kasi pagka puro galit ang ating puso, nauuwi sa pananakit. Sabi rin po sa Proverbs, if you strike him with the rod, you will deliver him from death. A rod and reproof impart wisdom, but a child who is unrestrained brings shame to his mother. Ano po yung pang-apat?
Ayan, bago tayo pumunta sa pang-apat, huwag nating kalimutan na sa pagpapalaki ng ating mga anak. Alam ko na sila ang prinsipe at prinsesa nyo. Gusto nyo sila na, kumbaga sila ang sentro ng buhay nyo. Pero dapat may balanse po. Kasi baka po lumaki sila na self-centered at hindi maging maayos na mamamayan, no, sa kanilang paglaki. Pang-apat po na words of wisdom para sa mga magulang. Love is spelled time. Ang spelling po daw ng love ay hindi lamang L-O-V-E, kung hindi T-I-M-E. Sabi po sa Psalms, no, 78:2 hanggang 4, isinulat po ng isang salmista na ito po ay awit, no, ito po ay isang song. Sabi niya, I will sing a song that imparts wisdom. I will make insightful observations about the past. What we have heard and learned, that which our ancestors have told us. Kung ano yung mga natutunan natin sa ating mga ninuno. And we will not hide from their descendants. We will tell the next generation about the Lord's praiseworthy acts, about His strength, and the amazing things He has done. Ito po ay sinulat ng isang salmista na nagsasabi na magkakaroon daw po siya ng pagkakataon na impart ng wisdom, lalo na yung mga natutunan niya sa mga naunang tao sa kanya. No, sabi niya, he will tell the next generation tungkol sa Panginoon, yung mga praiseworthy acts niya, yung kanyang kalakasan, yung kanyang mga amazing na ginawa sa buhay niya. Alam niyo po, madami-dami ito. Ibig sabihin, kapag ito ay kinuwento mo sa iyong mga anak at sa iyong mga descendants, kailangan mo ng oras. Hindi po ito pwede na isang Bible study lamang. Ibig sabihin, you're spending time with them. Kasi po ang pagtuturo ay hindi lamang sa pamamagitan ng bibig. Malaking bagay na makita ito sa ating buhay. Kaya nga po, sa aming ministeryo, sa LA First Filipino Church of the Nazarene or LA PhilNaz, ay ang isa sa mga priority sa aking ministry goals. Nagkaroon po kami ng 2021 business plan para sa taon na to na sinubmit namin sa district office. At isa sa mga priority namin ay ang family retreat. Hoping na matapos tong COVID. Na bakit po? Kasi gusto namin na mamuo ang magandang relasyon. Ang discipleship ay magsimula sa pamilya. No? Pagka po may revival sa inyo pong personal na spiritual na buhay, susunod po ang pamilya. Pag may revival po ang pamilya, susunod po ang community. Pag may revival po ang community, susunod po ang city, susunod po ang US, ang Philippines, at susunod ang buong mundo. Nais po ba nating makilala ang Diyos? We need to give time. Hindi lamang sa Panginoon, lalong-lalo na sa ating pamilya. Kaya nga po kaming pamilya rin, no? We make sure sa aking pamilya, every winter, spring, summer, or fall, tuwing may break ang eskwelahan, kami po ay lumalabas at nagkakaroon kami ng sarili naming family retreat na kami-kami lang, kung saan kami nagkukwentuhan, no? Lahat po ng YouTube videos namin na kung anong mga pinaggagawa namin as a family, pinanood namin yan at nagtatawanan, kumakain kami at we share our dreams in the future. At higit sa lahat, sinishare namin ang pag-ibig ng Diyos. Panglima, Brother Ramon and Sister Karim. Importante po ito, mga magulang, no? Lalong-lalo na sa mga ama at ina. The church is not an optional. Yes, this is another words of wisdom na binahagi ng sumulat ng Hebrews. No, hindi po malaman, akala natin si Pablo ang sumulat nito, pero hanggang ngayon ay hindi pa malaman kung sino talaga nagsulat nito. Pero isa lang ang sigurado, ang nagsulat nito, Hebrew, no? At sabi niya dito, not abandoning our own meetings, as some are in the habit of doing, but encouraging each other. And even more so because you see the day drawing near. No, wag daw natin kalimutan ang ating pagtitipon. Lalo na, malapit na, mabilis na dumating ang mga huling araw. O maaring nasa huling araw na tayo. Kaya wag natin kalilimutan that going to church every Sunday is not optional. Alam niyo po, ito po ay aking pamantayan. Ito po ay aking prinsipyo sa aming pamilya. Kaya po, 17 and below, hindi po pwede magdahilan sa akin ng anak ko na kailangan sasama at sasama sila sa simbahan.
Pagdating po nila ng 18, meron na po akong dalawang anak na adult na. Eh, hinahayaan ko po na i-exercise nila yung free will nila. Kasi po, hindi po ako naniniwala na adult na yung anak natin, tayo pang nagdidikta. Yung isa ko pong anak, kahit na 24 na ngayon, siya po ay hindi naman umalis sa simbahan. May isa akong anak na pinili ang tama. Meron naman akong isang anak na medyo pinili niya na subukan niya naman na hindi muna pumunta sa simbahan. Hindi ko masisi dahil ako ay lumaki sila sa simbahan. Ayoko silang i-pressure at ayokong gawin nila yon dahil sila ay pastor's kid. Pero po naniniwala ako na isang araw ay babalik. Dahil po meron pong tinanim na salita ng Diyos sa puso niya. Kaya po sa linggo na to natutuwa ako at sabi niya ay sasama siya at magbabantay daw siya sa kids ministry. So natutuwa po ako na makukumpleto uli kami. At this time, church is not an optional pero hindi ko po kahit kailan na ipinilit or I showed it in their throat na kailangan sila ay nasa church. Kundi ito ay kusang loob nilang ginagawa dahil hinahanap nila ang Panginoon personally. Alam niyo po, sa totoo lang napakahirap mag-imbita sa simbahan. Naniniwala po ba kayo dyan? At lalo na no, ngayon sa panahon ng pandemic, napakahirap. It is hard to invite people to church. Alam niyo po, meron pong madalas itanong sa kultura nating Pilipino. Ito po ay pamoso or famous na question. What if, no, kung ikaw ay nanalo ng loto, anong gagawin mo sa pera mo? No, madalas pong itanong yan. No? At pag ako po ang tinanong, malamang sasabihin ko, hindi ako mananalo ng loto kasi hindi ako tumataya ng loto. Pero kung sakali man, dahil napagkakatuwaan at tinatanong tayo at ibig sabihin dito, ang resulta ay, ang ibig sabihin, saksakan ka ng dami ng pera. Eh sa totoo lang, Brother Ramon, hindi naman tayo saksakan ng dami ng pera. Saksakan lang tayo ng gwapo, no? Pero hindi tayo saksakan ng dami ng pera. Kung sakali man na dumami ang pera natin, ang sabi ko, ang sagot ko doon sa nagtanong sa akin, sabi ko, ako po ay mamimili ng kaluluwa. I will buy souls. Ang ibig niyo sabihin, Pastor, para umatin sa simbahan niyo, bibigyan niyo ng $100 kada atin. Hindi naman ganun. Ang sabi sa Biblia ay hindi naman natin dapat, kumbaga, konsintihin ang katamaran ng tao. Ang ibig ko sabihin, I will buy souls, is that I will finance po mga missionary trips. I will finance po community pantries. I will finance po pagtulong sa India. I will finance po na tumulong para makabili pa ng maraming COVID-19 vaccines. At sasabihin na hindi dahil sa mayaman si Jeff, kundi sasabihin ko po, galing yan sa Panginoong Jesucristo na alala niya kayo, mahal niya kayo. At ito ay pinapakita niya sa isang physical na bagay na mararamdaman natin, makakain natin, mahahawakan natin. Alam niyo po, mas malaki ang tsansa na makakilala sila sa Panginoon. Hindi dahil biniyaran mo kanilang kaliluwa, kundi ginamit mo kung anong meron ka para po mapakilala ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo, sa totoo lang, ika nga, real talk lang. Marami po ngayon na nagugutom. Biro niyo po, ilalockdown niyo. Walang trabaho, hindi lalabas, tapos hindi niyo susuplayan ng pagkain. Talagang maraming magugutom. Lalong-lalo na po sa ating inambayan. Dito po, hindi po problema, sa totoo lang. Hanggang ngayon po, pandemic, nagtatapon pa nga rin ng pagkain ng tao dito. Dahil sa sobra-sobra talaga. Nakakalungkot sa ibang bansa. Kasama ng ating inambayan, kasama ng ibang mga mahihirap na bansa o tinatawag na third world country. Marami pong hindi kumakain, hindi nakabili ng gamot, hindi nakapunta ng hospital. Pero real talk, ibig pong sabihin, sa totoo lang po, Kung sakali man, no, sabi natin, mahina economy, walang pera. Pero kung sakali lamang po, ilalabas ng lahat ng mayayaman ang kanilang pera, sobra-sobra pa po kahit na tumagal itong pandemic. Maniwala po kayo. At kung maintindihan lamang na sila ay mag-store up ng treasures in heaven, not to store up treasures here on earth. Imagine nyo po, meron po kayong bilyon. Sabihin niyong milyon na dolyar or bilyon na dolyar sa inyong bangko o sa inyong kahadiyero
or milyong piso or bilyong piso dyan sa Pilipinas. Tapos po, you opted not to share at namatay po kayo bukas. Sayang po yung papel na yon, sayang po yung pera na yon. Kung ibinigay niyo po sa maraming nangangailangan, ay siguradong maraming kaluluwa makakilala sa Panginoon. At ikaw mismo ay makapasok sa Kingdom of God. Pang-anim po, importante po ito, words of wisdom para po sa mga magulang. Pang-anim, be devoted to the dinner table. Bakit po? Kasi po, sa totoo lang eh, madami pong pagkakataon tuwing tanghali or kadalasan agahan nagmamadali, papasok sa eskwela, sa opisina. Wala na po tayong panahon na magkita-kita tuwing breakfast at lunch. Pero kapag dinner, nandyan tayo, halos lahat tayo nandyan. So gamitin po natin ito na family time. Excuse me, to connect with our children and to talk to them. Talk about the Lord, the goodness of God. Now, how are they doing sa school? Ma-check po natin sila. Sabi nga po sa Proverbs, with pride comes only contention, but wisdom is with the well-advised. The one who deals wisely in a matter will find success, and blessed is the one who trusts in the Lord. Kahit nga po sa Deuteronomy, ay pinalalahanan sila ng Panginoon, no? Sabi po dito, listen Israel, makinig kayo mga taga-Israel, no? The Lord is our God at iisa ang ating Diyos, ang sabi nila. Now, you must love the Lord your God with your whole mind, your whole being, and your strength. These words I'm commanding you today must be kept in mind. At sabi dito, ituro niyo to sa mga anak niyo. Speak of them as you sit in your house, as you walk along the road, as you lie down, as you get up. Ibig sabihin, kahit anong gawin nyo, sakay pumunta, pag-usapan nyo to sa inyong mga anak. Isa pong magandang venue kung saan itong pag-usapan ay ang dinner table. Doon po, no? Sabi nga, inscribe them on the door frames of your houses. No? Kumbaga, itali nyo sa inyong mga forearm, no? Para maging symbol sa inyong forehead para maalala nyo. Kaya importante po na magbigay ng oras sa ating dinner table. Lalong-lalo na para sa ating mga anak. Kung makikita niyo po itong picture na to, kahit po nasa ibang lugar ang kanilang ina, no? At talagang vina-value nila ang dinner table at kung saan sila ay nagkikita, nagkukwentuhan, nag-uusap habang kumakain at pinag-uusapan ng Diyos. Panghuli, sabi nga, last but not the least, ito po importante. We need to model Christ at no mixed messages. Anong ibig sabihin? Depende po kung paano po natin irerepresenta ang Diyos. Pwede pong mainis ang mga anak natin, pwede rin silang mabless. Marami pong mga bata na born again, at dahil na born again sila, na born again din ang magulang. Madami magulang na born again din yung mga anak nila. Kaya po pag minodel natin ang Panginoong Jesucristo, no mixed messages. Ibig sabihin po, siya po ang imodel natin, hindi po tayo. Sabi po sa Proverbs 14:26, in the fear of the Lord, one has strong confidence and it will be a refuge for his children. Sa Hebrews po, keeping your eyes fixed on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. At ito po yung paborito kong verse, yung Matthew 6:33, unahin ng Panginoon, but above all, pursue his kingdom and his righteousness. And all these things, lahat ng pangailangan mo, will be given to you as well. Isa pong paalala sa mga magulang habang tayo po'y nagtatapos, nabanggit po sa Proverbs 22:6, train a child in the way that he should go. And when he is old, he will not turn from it. Halina po at tayo'y kumbaga hubugin natin ang mga anak natin kung paano siya lumaki para sa Panginoon. At huwag po kayong maglala. Sa oras na po siya lumaki, hindi po siya tatalikod sa Panginoon. Kahit nasabihin ng mga anak niya na, atheist na ako, or meron pong nakatanim na salita ng Diyos dyan kung tayo lamang ay nag-invest. At para naman po sa mga anak, kanina ito po ay 7 words of wisdom para sa mga parents. Pero nais ko pong palalahanan kung ikaw po ay anak. Regardless kung ikaw elementary,
grade school, high school, college, no, young person or middle age or 50-year-old, kung buhay pa ang iyong magulang, 60-year-old, it doesn't matter. Kung buhay pa ang iyong magulang, tandaan mo. Sabi ni Pablo, Ephesians 6:1 hanggang 3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Sundin natin ang ating mga magulang sapagkat ito ay tama. Honor your father and mother. Mahalin, respetuhin, pagpapahalagahan ang ating mga ama't ina, which is the first commandment, na ito lang ang commandment, no, doon sa sampu na binigay ni Moses na mayroong kasamang promise. Ano yung promise? That it may go well with you and that you will live a long time on the earth. Oh, ayan. Alam mo na ang sikreto para umaba ang buhay, ha? Hindi lamang magpaganda ng katawan or uminom ng pampababata. Ito ang pinakamagandang sikreto. Mahalin mo, pagpahalagan mo, sundin mo, bigyan mo ng importansya ang iyong mga magulang. At ang pangako ng Diyos, bibigyan kanya ng isang masagana at mahabang buhay. Kaya po, wag nating kalilimutan. Naku, Pastor, napakahirap naman ng mga bilin mo ngayong gabi. Eh, para namang hirap-hirap namang gawin yan. Tandaan niyo, sa Philippians 4:13, ang sabi, we can do all things through Christ who strengthens us. Mahirap pong gawin to sa pamamagitan nating sarili lakas. Subukan po natin gamitin ang lakas ng Panginoon. Tayo po sana ay manalangin sa gabi na to. Dakilang Ama sa Langit, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin upang ibahagi ang inyong salita, mapalalahanan ng about 7 words of wisdom na hinango sa Biblia para sa mga magulang kung paano nila dapat palakihin ang kanilang mga anak. Dalangin namin, Panginoon, na lahat ng magulang ay pagpalain niyo ngayong gabi. Ingatan niyo po sila, lalong-lalo na sa COVID-19. Huwag niyo po silang hayaang magkasakit. Sa lahat po na nakikinig ko, ano man po ang kanilang pangailangan ngayon, nais ko po sana idalangin na kayo po maging comforter ng mga tao na ito. Kung mayroon po sanang gustong tumanggap sa inyo bilang Panginoon at Tagapagligtas, ay inaanyayan po namin kayo na kayo po ay sumabay sa aming panalangin. Dakilang Diyos, tinatanggap ka namin, Panginoong Jesucristo, bilang Panginoon at Tagapagligtas. Kami po ay naniniwala na ikaw ay namatay para sa amin at nabuhay muli. Tinatalikdan namin ang aming kasalanan, humihingi kami ng kapatawaran at tinisin niyo kami sa aming mga pagkakasala. Ito po ang aming samot-saring dalangin sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Ako, maraming salamat, Brother Mon and Sister Karim. Kaya pwede ba na samantalahin ko na itong pagkakataon na ito? Opo, go ahead, Pastor. May 9, yes. Sunday, 9 a.m. alas 9 ng umaga sa Wiley Chapel. Mm. Pag meron po kayo nakita na napakatanda at lumang simbahan dyan sa 3rd and Vermont, yun po ang simbahan namin, 3401 West 3rd Street, Los Angeles, California. Invited ka, no? Tara, let's kita-kits sa Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene. At kung ikaw ay taga Covina, no, kami po ay La Filnas, meron po kaming kapatid dyan. Ang simbahan ay Covinas. No, kayo po ay welcome na welcome din po dyan. Ako, napakagwapo ng pastor dyan. Millennial na millennial. Totoo, Pastor. Kung kayo naman ay nasa North Hollywood, may kapatid din kami dyan. Yeah. New Hope Naz. Yes. So, kung kayo may mga Pilipino at nais nyo pong makaranas ng in a Wesleyan holiness denomination na Church of the Nazarene, yes, inaanyayahan po namin kayo sa lahat po ng mga simbahan na to. No? At ganun din po, kung nais nyo pong sundan ang aming mga pangyayari, activities, mga teachings, mga sermons, meron po kami Instagram, Facebook, and YouTube. No, parang vlogger na, no? Like, subscribe, and parang gano'n. Yes, no? So, naman. Oo. And don't forget to press the bell button. Wag niyo pong kalimutan na mag-subscribe and like po sa iRadio. Marami po silang natutulungan ng mga tao. Ganon din sa LA First Filipino Church of the Nazarene. Pastor, meron ba kayong naka-live din kayo sa ano, no? Yung Sunday service. Baka pwede niyong invite sila. Kung ano yung pangalan ng inyong link doon sa every Sunday.
Opo, 9 o'clock po ng umaga dito tuwing Linggo. Alas 12 ng gabi dyan. Sa... Pagka po kayo maraming ay... Maraming gising pa nun, Pastor. Maraming gising yan, Pastor. Maraming gising. Pag di pa kayo inaantok at nais nyo pong magpatulog, samahan nyo na kami, di ba? Yeah. Pati ang Kukinas. Eh, dyan, alauna naman ng hapon. Alauna naman kami. Yes. Ang Kukinas. Oo. Wow. So, yeah, sa ano po kami, Facebook, makikita nyo po, i-type nyo po lang yung LA Filipino Nazarene. Mm-hmm. Talapos na po yun sa YouTube, Instagram, Facebook. I-Google niya lang po. Makikita niyo po kami. Ayan, so, nakabalandra yung mga pagmumukha namin sa... No, maganda mga... Galing kami dyan, Pastor. Ha? Kaya kami rin nakabalandra din dyan. Opo. Kami po ay yung magkakapatid sa Church of the Nazarene. Iisang simbahan po kami. At kami po ay nagtutulungan upang maipahatid ang salita ng Diyos sa lahat ng kaluluwa na pwede namin tangayin sa langit. Amen. Amen. Yes. Acknowledge din natin, Pastor, mayroon tayong Nazarene Church sa Quezon. Under Pastor Francis Bo, meron din sa Teresa. Province of Quezon. Mm. Yes, meron din tayo sa Teresa Rizal, si Pastor Norman Kuanang. Si Pastor Levy sa Valenzuela. Yata, siya, magkakapatid Valenzuela. To, Pastor. Tatlong magkakapatid. Tatlong magkakapatid na pastors. Oh. Pastor yan. Ayan. Naku. Mga Nazarene yan. Darating po ang panahon, isa sa aming mga... local church mission ay nais namin na pumunta sa Pilipinas sa mga far-flung provinces kung saan hindi nakakaranas ng Palcon or Pastors and Leaders Conference. Magkakandak po kami nito sa mga pastor na nangangailangan ng mga seminars, trainings para po magabayan ang mga leaders ng simbahan. So kung meron pong pagkakataon ay sana magkakilala-kilala kami at magkita-kita kami someday sa Pilipinas para po maging tulong po tayo at pagpapala sa kanila. Amen. In the future yung pastor, pag gumanda na siguro ang sitwasyon ng ng Pilipinas regarding with sa ating ano pandemic na ito. Yan din ang plano din namin makauwi. Tutulong din kami sa mga church na paano i-upgrade yung kanilang system para sa multimedia, social media, para sila naman eh, hindi lang sa church lang, kundi na-expand na rin, nakaka-extend na rin sa mga malalayong lugar din sila. Kami po, ang goal naman namin is maganda po yung party na yun. Kailangan po talaga yung, ano eh, yung social media, digital media. Kami naman po ay about church management, leadership, team building, financial management. And at the same time, pinaka-goal namin is to motivate and pump up the leaders para po ganadong-ganado. Kasi sa totoo lang po, marami pong nagmi-mission sa atin. Nagbibigay ng medical, dental, maganda po yan. Yeah. At madaming na-evangelize. Ang problema po, hindi, nalilimutan po natin yung mga shepherd. Kasi pagkabalik natin sa Amerika, na-born again nga yung mga na-evangelize natin, wala naman silang pupunta ang simbahan. So, tapos o kaya yung simbahan, hindi nila alam pa ang kanilang gagawin. Puro passion lang. Yeah. So, dapat equip din tayo ng academics, equip tayo ng tinatawag ng doctrine, equip tayo ng tinatawag na management. So, para po solid ang ating ministry. Para hindi po madaling pabagsakin ng enemy. May training talaga. Amen. Opo. Amen. Talaga. Naku, kailangan natin yan. Pwede natin pag-combine yan, Pastor? Naman. Basta, para sa Panginoon, sama-sama amen, tayo. Amen. Opo. Alright, thank you so much. Thank you, Pastor. Sana makakaulit ulit. Opo, basta siguro pagka Lunes, ito po ay day off ko, rest day ng mga pastor. So kasi pagka gabi-gabi, kundi may counseling, may Bible study, so medyo busy. At ako po ay nag-aaral ngayon, so medyo mahirap po ang schedule. So, pero pagka libre talaga naman pwede tayo. Sige. Pastor, thank you so much. Text na lang po. Tsaka dadalo kami dyan. Minsan. Opo, welcome na welcome Papa. Kayo. Alright. Magdala naman kayo. Joke lang. Pastor. Magdala lang kami ng ziplock. Biro lang. Magdala kayo ng ziplock. Ziplock na, Pastor. Mahilig ako magdala nun. Hindi obvious. Nakakami si Pastora Christine. Oh, nako, may good news yun. Ganun po ba? Buntis siya ngayon. Oh, wow! Yes. Oh, blessing. Pangalan.
pangalawang baby niya. Wow. Ayan. Blessing. Blessing yun. Blessing. Blessing. Oh. Blessing. Madadagdagan ng population namin by default. Give my regards to Pastor Sunny and his wife and to the siya ngayon, na, all members and attendees of Coffee Nest. Mm. God bless you guys. Right. And more power and blessings to your ministry na iRadio. Thank you so much. Thank you, Pastor. Pastor Jeff Padre Guiwa po ng Los Angeles Filipino Church of the Nazarene. First Filipino Church of the Nazarene. Thank you, right. Pastor. Opo. Regards po sa lahat. Regards po. God bless you po. Right. Bye. Bye-bye. Yan po si Pastor Jeff Padre Guiwa ng LA's First Filipino Church of the Nazarene. Yan ang kauna-unahang Filipino Church of the Nazarene sa Los Angeles. Oo, malaking church yon. It's an 18th century na at, church. At ilang congregation dyan? Spanish, Korean, English, Filipino. Filipino. So apat yes. na congregation po nandiyan yeah. sa church niya. Kaya, at saka dito kami nag-originate. Yeah. Nung unang kailan panahon, dito kami dinali ni Pastor Sunny nung araw eh. Mm-mm. Diyan kami nagkasama-sama nung araw. Hindi, una muna dito sa ano? Dito sa Grace, kalimutan ko na yung church natin dyan. GFCC, Grace Filipino. Grace Filipino Christian Church. Christian Church. Yan. And then, napunta kami ng LA. Ito kay ano yung... Nung una kay Pastor Kainglet, tapos kay Pastor Maridet, Bermeo. And then kay Pastor Manny. And then, yes. Ayun. Na-bless ba kayo, mga kapatid? Ayun, nakaka-bless ha. Sabi niya, sana marami din daw nakinig ng mga anak. Yes. Kasi actually, yung para sa mga parents kasi ito. Yeah. Napakaganda po na mensahe ni Pastor Jeff. Yung sa mga magulang at saka sa anak yung advice na bilang isang magulang at sa mga anak din ano so yeah. Balance lang sila yeah sa sobrang pagmamahal sa ng magulang sa anak at the end you are not disciplining them anymore yeah. You are destroying them which is I believe on that